Hello mga bata! Sa videong ito, tayo ay matututo kung paano gumawa ng stencil printmaking. Ang mga materials na kailangan nyo ay 2 pirasong bond paper, iba't ibang kulay ng poster paint, o kaya naman ay watercolor. At syempre, kailangan natin ng paintbrush, pencil, at isang matalas na gunting. Ang unang step natin, tayo ay gagawa ng stencil. So, kunin ang isang bond paper at itupi ito ng pantay sa gitna. Ayan. So, ngayon naman, magdo-drawing tayo ng ating design. So, kung ano man yung design na naisip nyo, kalahati lang nun ang ito-drawing nyo malapit dun sa tupi ng ating bond paper. Tulad nito, kalahating puso lang ang aking dinrowing. Ayan. So, once natapos na yung ating design, pwede na natin itong gupitin. Dahan-dahan lang sa paggupit at pwede rin humingi ng tulong sa mga nakakatandang kasama sa bahay upang maiwasan ang injury o pagkasugat. Once na nagupit na natin ang ating design, meron na tayong 2 stencil na gagamitin natin sa pag-transfer ng ating design. Ngayon, kunin naman natin ang ating poster paint, ang isa pang bond paper, at ang ating paintbrush. Ngayon, ipatong natin yung stencil na ginawa natin kanina sa bond paper. So, siguraduhin na lapat or flat na flat yung ating stencil para hindi magulo ang ating design. Ngayon, pwede na nating lagyan ng kulay ang loob ng stencil. So, dahan-dahan lang. Okay lang kahit lumagpas dun sa stencil yung pagkukulay natin. Kasi mamaya, kapag tinanggal natin yung stencil, perfect pa rin naman yung makikita nating design. Ayan, so pupunuin lang natin ito hanggang sa makuha natin yung hugis ng ating design na pinili. Ayan. So, pag natapos na nating punuin ng kulay ang ating stencil, ganito ang ating itsura. So, mapapansin nyo, medyo hindi perfect. Pag tinanggal natin, maganda naman ang kakalabasan. So, patuyuin na lang natin to para sa susunod na step. Ngayon, natuyo na ang ating unang design. Ipatong natin ang pangalawang stencil. Saktong-sakto ulit dun sa naunang design. Siguraduhin din na lapat na lapat. Ayan. Ngayon, kukulayan naman natin ang paligid ng stencil na ito para magkaroon ng background ang ating artwork. So, para sa background, ang gagamitin kong kulay ay green. So, pwede nating hawakan yung stencil para maiwasan ang paggalaw nito at dahan-dahan nating lagyan ng kulay ang paligid. So, nasa style nyo na kung gusto nyong buong background ang lalagyan ng kulay or pwede namang yung gilid lang talaga niya. So, pag natapos nating kulayan ang gilid, ito ang magiging kalalabasan. Kunin natin ang gunting upang tanggalin ang nakapatong na stencil.
Ayan. So, ito na ang ating finished product ng stencil print making. So, sana marami kayong natutunan sa video ito at maraming salamat sa inyong panonood. Good luck sa inyong stencil print making!